What's up mga ka-Jologs? Welcome to my YouTube channel. So mga ka-Jologs, bago ang lahat, peram ng konting oras nyo. So, ako pala si Richard Quesarero. So mga ka-Jologs, mayiging content ko pala sa mga sa vlog na gagawin ko. Ito yung trabaho ko rin na pagkakitaan ko. Tulad ng welding, mag-mason, mag-kapentero, sa roofing, plumbing, kung ano-ano pa. So mga ka-Jologs, so, wala pa akong video na ilalabas kasi bago pala kong YouTube channel ko. So mga ka-Jologs, sana supportan nyo ako sa mga vlog na gagawin ko. Yung mga vlog na gagawin ko naman sa tulad ng mga ginagawa ko, yung mga nasabi ko kanina na ako mismo yung gumagawa ng actual, ginagawa ko yung mga bagay ng yun, kaya naman. So mga ka-Jologs, sana supportan nyo ako sa huwag yung kalimutan subscribe tong YouTube channel pa, Richard TV. So yun, maraming salamat sa inyo. So shout out nga pala sa Talanya family, Haro family, Casella family, tsaka pabila ko dyan sa Bato Catanduanes, Tesorero family at Camacho family. So mga ka-Jologs, so, mag-iingat tayo palagi kung anumang ginagawa din sa pang-araw-araw. Mga pala ka-Jologs, you know, meron ko yung video ipapakita sa inyo. So matagal na to, last year pa. So nakasama ko sa content ni Elmong Calvo TV. Elmong Calvo TV, maraming salamat sa iyo. At pinagkatiwala mo sa akin na i-re-upload ko itong video na to sa channel ko. So Elmong Calvo TV, maraming salamat sa iyo. So mga ka-Jologs, sabay-sabay natin panoorin itong video na to. Yo, what's up mga kaulo, it's your boy Elmo po muling nagbabalik. So right now po, meron po tayong gagawing project. So kasama ko pa rin po si parang Richard Desire. Pare, kamayon mo dyan. Yan po ating overall mason, all around po yan. So kasama ko siya last time dun sa community vlog ko na gumawa kami ng kubo. So ngayon po, ang project namin mga kaulo, meron kaming gagawing ano no, yung mga bench press na pinagputol-putol ko nun before na galing Saudi, eh para mapakinabangan, eh baka kalawangin lang. So pinagkabit-kabit po namin. So syempre para makapag-exercise lalo na ngayong pandemic, so gagawin po namin yan. So yan, may mga gamit po sa release parang Richard, kaya nga kaya ng sabi ko dati sa mga gusto magpagawa, magpa-welding, magpa-cemento. So all around po itong tropa ko na to. So yun po. So naisip po kasing pagbubuhin, and sayang naman kasi galing pa po yun ng Saudi. Para lang po maiuwi ko siya, nilagay ko siya sa drum na malaki, yung color blue, at pinaputol ko po. Siyempre ayaw kong iwan sa Saudi. Shoutout nga pala doon sa mga tropa natin sa Saudi, sa Asadea, yung mga taga-Alwadi dyan, Exit 7 sa Riyadh. Shoutout sa inyong lahat dyan, sa mga tropa natin. And yun, so sinisimulan na nga po ngayon, medyo naayos na po yung isa. Mainit ba yung charge? So, okay na. Anong tawag sa welding na yan, pare? Flat welding lang. Ismaw. So, ismaw, flat welding ang tawag. So, alam niyo po si parang Richard. Mayinit ba, Richard? So, nag-aral po ng test na to. So, tignan niyo naman po yung pagkakatira, mga kaulo, ha. Yan tinatawag ng flat welding, smaw. Pero tignan nyo naman, napakapulido. O, di ba? So, kulang na lang yan. Sisinsilin pa ba ito, Char? Grinder yun. Grinder pala para pumantay siya. So, kita nyo naman. Sayang naman po kasi hindi pa papakinabangan. Alam nyo mga kaulo, nung binili ko to sa Saudi, sobrang mahal nito. Hindi mo siya mabibili basta kung wala ka talagang malaking pera at magandang income sa Saudi nun. Yan po. So kita nyo naman po yung pagkakatira niya na. Yan tinatawag na ang chart, ESMAW? ESMAW, flat welding. So mamaya gagrinder na lang natin yan. Hindi ko alam kung may grinder si parang Richard. Meron ka ba chart? Meron naman dyan. Yun, so astig, mamaya makumpleto natin to. Buna, exercise tayo. So yung binubuo ngayon ni parang Richard mga kaulo, ano naman po yan? Yung pinaka-body ng bench press. Yan po yan, kasi pinagputol-putol ko po siya para lang po ano, para mailagay ko po siya sa drum. Pinagputol-putol ko siya mga kaulo, kasi hindi nga po siya akasya, oh. Yan po, sobrang timay po nito at sobrang quality nitong bench press na to. So sayang hindi natin gagamitin.
So yun mga kaulo, no. Naisipan kong gawin to para makita rin kasi yung kumpare ko na kung sino may mga gusto magpagawa ng mga sa grill, mga pambintana nila, or even kulungan ng aso, mga great gate. Yan. Kaya-kaya pong gawin ng kumparing Richard ko yan. So, pwede kayong mag-comment sa vlog na to. Baka sakaling mapag-usapan nyo at magawa niya yung mga dapat gawin sa inyo, okay? So, yon. So, tignan natin itong wini-welding ni paring Richard. So, balikan ko kayo. Tinitira ni paring Richard. Kailangan kapag mag-welding ka, siyempre kumpleto ka ng gear. Meron kang gloves, meron kang mask yan, at meron kang eyeglass or yung talagang pang-protect sa mata mo kasi mamamaga mata mo dyan kung di sanay. So, Chard, gano'ng katagal nag-aral yan? 3 months. So, 3 months nag-aaral si Richard yan para makuha ang diploma. May diploma ka yan, Chard, di ba? Certificate, NC2, yung pinaka-lisensya namin. Eh, ang tawag doon, NC2? NC2 certificate, parang yun ang katawag na license namin. Mahal nga lang, pang nag-review ka na sa mga 10,000. Okay. Para na yung lisensya mo. Kaya yung sa akin, 1 year na lang, mag-expire na kayo. Okay. Dipo-dipo para ma-renew ulit. Okay, tayo naman, no? Kailangan palang i-renew pa siya, hindi siya basta-basta. Kailangan kasi pag mag-apply ka ng trabaho, meron ka talagang certificate para mas matanggap ka. So, hindi ka ba nahihirapan, Charles, sa umpisa? Mahirap nung una, pero nung siyempre, ganun ka na pag sa una, mahirap. Pag tumagal na, nasanay na rin. Pero talaga, magpapasok ka kasi baga nga yan. Pero sabi nga, sanayan lang. Pag sa una, ganun talaga. Mahirap. Minsan, masakit pa sa mata, nakapaging mata, alos, hindi ko makita. Pero pag sanay na, wala na, baliwala na. Oo, okay. Tama yan. Siyempre, lahat ng bagay naman, sa umpisa lang naman yan, medyo mahirap. So, ako nung nagsisimula akong mag-welding before noon, high school, hirap na hirap ako dyan, sakit sa mata yan. Hindi po birong talent din yan, napakahirap din gawin yan. At isa pa, kung wala kang gamit, mahirap. Yung pang mga gamit na yung charge sa'yo na yan? Pobre, sa na punta ko yun na gamit, pag muna kontrata ng malaki, konti-unti, nakakapag-ipon yun. Nakabili akong sarili kong welding machine. Kasi mahirap pag wala kang gamit, parang magre-renta ka, yung mag-sweldoin mo, mag-rate ka ng 700 to 800. Parang sa rate na ganun, parang sinasama lang kasi yung renta ng welding machine. So, renta ng welding machine, parang a day, dahil pa dati mga 200 to 300, parang 500 ang matitira sa akin. O, sobrang parang malulugi ka pa, no? Pagod ka na. So, pag wala kang gamit, ganun nga labanan. So, yan mga ulo. Medyo unti-unti nang lumilinaw ang lahat. So, yan. Buti na lang meron akong repo-piece na ganito, eh, yung madaling makatulong kapag kailangan. Pag kailangan ng mga gantong banatan, syempre hindi naman lahat ng barkada mo marunong ng ganyan. So, importanteng meron ganyan. Malaking bagay yan. Hindi lahat ng tao kayang gawin yan. So, yan yung mga gamit-gamit natin. Yan, kita nyo naman mga ulo yung kanyang napundar, oh. Yan, pinundar niya talaga yan at para lang sa gawa niya. Discarte lang. Yan, so mga ulo, maya-maya balikan ko kayo pag may tayo mga kaulo sa panahon ngayon. Kailangan ano tayo, eh. Hindi tayo yung puro inom lang. Hindi tayo yung puro pwedeng kain lang na kain ang gusto natin kainin. Tapos puro lang tayo tambay. Kailangan iisipin natin ngayon, lalo na pag umigat ka ng 40 pataas. Iba na yung galawan ng katawan mo. So, kailangan may kasamang exercise yan. So, naisipan po namin ni Richard din, bakit hindi tayo magbuhat para medyo gumanda naman yung ano ng physique natin or ng katawan, no? Kasi medyo, syempre, napapainom din, kinakain natin, medyo mataba, mamantika. So, kailangan natin ano. Minsan ako nga, hihingal na rin sa sobrang, minsan ay na-rate dyan. So, kinaisipin natin lagi yun, yung healthy natin. So sayang yan, yung mga bakal-bakal na nandyan, pwede natin gawa ng semento yan, pambuhat. So yung iba nga, gumagawa pa nun mga kaulo, magkaroon lang ng dumbbell saka barbell. So ako meron naman, isipan namin na gawin. So maya-maya to, excited na kami, ibubuhay namin ni Richard to. And makikita ninyo yung kabuuan nito. So yan mga kaulo. Konting-konting na lang po ito at mabubuo na talaga.
pagdating sa mga gantong kumpunihan, si Richard ang master dito. Simento, sa mga kahoy, welding. Huwag lang electrical kasi baka masunugan kayo. Kasi hindi ito ano eh. Hindi niya pa naman master yung sa electrical. So, marami nang nagawa ito rito si Richard Tesorero sa Gatchalian, Las Piñas. Yung mga malalaking gate dyan. Ultimo mga simesimento, tiles. Yan pa, isa pa yung mga tiles. Yung mga gusto magpagawa ng banyo, paganda yung banyo, si Richard ang kailangan nyo. Okay? So yun mga kulong, very excited na ako dito. Balikan ko kayo and maya, shoutout natin yung mga dapat i-shoutout. Maraming maraming salamat po. So vlog muna tayo ng ganito, medyo para maging maiba naman. And yung mga diss track, mga song, nandyan lang yan. Re-reviewin natin yan susunod, okay? So gagawin natin, may mga food vlog tayo, community vlog, o yung mga bagay na magagawa natin gaya nito. Okay. So paano, balikan ko po kayo mga kaulo. Kita-kita tayo ulit mamaya kapag buo na to. And usap ulit tayo. Peace! Mga kaulo, nandito na po tayo sa pangalawang paa. Binabanata na ni parang Richard. So kailangan talaga iskwalado yan. Hindi siya pwedeng tabing eh. Kailangan di bara-bara ang tira natin, lalo na pag welding, kasi pag balok to chart mahirap nang ituwid, no? Pag naikabit mo na yan. So ano-ano bang mga uri ng pag welding chart? Marami, may vertical, horizontal, lagi naman sa overhead. Ang pinaka mahirap sa lahat is overhead, kasi yung parang sample na lang at yung bakal na tirahin, no? So lahat ng spark, yung baga, nasa buong katawan mo. Kailangan na pag nag-overhead ka na welding, kailangan na kompleto ka rin talaga na ba? Kailangan na full safety gear ka? Full safety gear ka. Kasi tagang lahat yung di ba, iwasan yung baga, magsakot sa katawan mo. Tsaka mayroong mga nag-welding din sa tubig, di ba? Ang tawag doon? Pre, yung sa welding pre, yung pinakamirap yung underwater welding. Pero ibang machine na ginagamit doon. Medyo pang malupitan na yun, mabigatan na yun. Tawag na rin, buwis buhay, welding. Pero malaki naman ang kinikita nun, pare, siguro, ganun. Sa mga ibang mga seaman, ganun, di ba? Oo. Ganun binabanata sa barko. Pag mga ganun, welding, underwater welding, medyo ng kita nun, malaki. So eto naman, simple lang yung mga yan, di ba? Eto lang kasi yung ano, basic. Basic lang, mga okay. Flat. Mga flat, duktong lang. Pero kasi ang tinapos ko, in situ, 5-feeter sa mga pang-oil rig. Okay. Mga pipe. Mga malaki ang pipe. Oh. Okay, so kaya mong tirahin yun. Oh. Okay. Ito stick. Maano lang ito. See? Kita nyo mga kaulo. Hindi basta-basta ang gawin, di ba? So yan na. Malapit-lapit na sa katotohanan yung ating mga bakal. Yeah, sunod buhat tayo mga kaulo. Yeah po mga ulo, nakita nyo naman nakatayo na po, no? So yan sinasabi ko sa inyo. So kanina po mukha lang siyang patapunan na bakal. Although magandang klase pa rin naman po siya, pero kagaya po na sinabi ko, nakatayo na siya. And maya maya po ready na po yung gamitin. Okay. So kung hindi po natin yan pagtsatsagaan na ayusin, sayang po yung pinapili natin yan, okay? So magagamit po ng tropang sa isya ng tropa natin dito na mag-usong magbuhat, okay? Sayang po kasi yung kami, yung ano niyan, pinaggastos niyan, and parang pakinabangan po ng marami. So naisipan po namin ayusin, okay? So yan po, medyo finishing na lang tayo, tapos tornilyo na lang para po doon sa foam na higaan, and ayos na po yan. Okay? So yun po mga kaulo, maraming maraming salamat po, and maya-maya po, pipicture na natin yan, yung finishing touch natin yan, and magagamit na natin. Okay? So maraming maraming salamat po dun sa mga sumuporta sa channel ko. Running 8,000 na po tayo and tuloy-tuloy lang po, okay? Shoutout po dun sa mga tropa natin, tunay na tambay, Aris Kamata, kay Noknok Paputok, shoutout, Pinotoros Mangyan, kay Jane Lopez TV, kay Aris na laging sumusuporta sa ating vocal clothing, okay? Kay Jetro Quino, kay Arnelis Karan, kay Dos Por Dos, shoutout sa inyo. At kay Mighty Dajos, kay Rice Epic Panning, maraming maraming salamat po sa inyo.
At sa lahat po na gumagawa ng reaction video, shoutout po sa inyo. And sa buong tropang sa ISPO, shoutout po. Sa tropang Gatchalian contract remain, maraming salamat. At yun po, paano po? So hanggang dito na lang po muna tayo. And abangan niyo po ako sa mga susunod pa nating vlog na gagawin. And meron tayong susunod na project, yung paglinis ng mga plate ko na medyo kinalawang na. So itutuloy natin yon, part 2 ng vlog natin para sa paggawa nitong equipment natin, ng gym equipment, okay? So yun po mga kaulo. Ay po, so paano? Hanggang dito na lang po muna tayo. Chart, baka may gusto kong batiin. Okay na po, okay na ako. Alam niyo na kung sino yun, mga kaulo. O yun, syempre pinasasalamatan natin si Richard Tesorero sa pagtulong sa atin ng pag-aayos nito. Kita niyo naman, nakaibang talent din yan. So, oh, hindi ko yan masyadong alam yung ganyan eh. So, Richard lang nakakalam yan. So, syempre, maraming salamat po. So, yun po, again po, kung nasan man po kayo, ingat kayo at sana po maganda po ang ginagawa ninyo. At pagbutihin nyo lang po ang ginagawa ninyo. Again, it's your boy Elmo, na laging nagsasabing, walang buhok, pero merong laman. Peace, yo, I'm out.